I made numerous phone calls na to so many parties concerned. Lahat na maisip po natin na baka may kaugnayan dito. Some point in the day, I talked to Secretary Soliman, Vice Chair of NDCC, kasi I noticed there was only one ambulance. No? Then she said that there were several ambulances ready. I asked if doctors familiar with treating gunshot and blast wounds were also available, blood supplies, etc. And she told me that it would be Secretary Ono would be in a better position. She called them up and they called me back afterwards na and this had already been taken care of. So there was also an oath-taking ceremony for quite a number of people, which was my first official function for that day. After which I had the liaison that I asked for from the PNP and Undersecretary Puno with me to keep me abreast of the developments while performing the other functions of my job and monitoring what I could from the TV. So paano po kayo napunta ng Emerald Restaurant, sir? Ay, sorry. Yung Emerald was nung napiko na nga ako ng gusto doon sa sino ba itong mga to? Nasaan ba yung staff na... Kasi yung staff, I was assured, number one, that they will be deployed. No. When I inquired if the SAF had already been deployed, they told me that they were ready and on call at Bikutan. So I pointed out to the liaison to relay to his superiors, how can they affect anything if they are in Bikutan, and to therefore send them to the Quirino Grandstand, no, at the earliest possible time. They were deployed sa MPD headquarters about 3 o'clock, no, but I was told that they already were in position. So yung Emerald basically was... Nung nakita ko yung assault, the assault should take seconds. They should be, perhaps I shouldn't go into all of those details, but there will be demonstrations today and tomorrow of our capabilities. Bottom line, what I was taught when my mother was president, what I had witnessed as demonstrations, was not what I saw in actuality in the Quirino Grandstand. Siguro yung worst doon was yung trying out all of the windows. Sa side muna tayo, sa harapan tayo, sa likod tayo. As opposed to pinili yung mga ingress, egress positions. At lahat may kanya-kanyang token na kung anong gagawin. Dito para bang testingin natin to, mag-usap tayo ulit, testingin natin, talagang maling-mali. Doon talagang naubos na ho yung pasensya ko. Hinanap ko po si Yusek Puno, si General Santiago, at si General Magtibay, at tinuro ko sa Emerald. Pagdating doon, nabuta ko si Yusek Puno, si Mayor Lim, tsaka si General Santiago. Tapos yung minabuti ko, pinahanap ko pati si Magtibay, as soon as ma-stabilize at ma-secure yung situation, meaning na-recover na yung mga hostages, nadala na sa pagamutan, sinesecure lahat, na-debrief na. Pag natapos na lahat doon, gusto kong masagot yung mga tanong ko sa nangyari na parang kakaiba doon sa mga ipinangako sa akin buong araw. Mr. President, magandang hapon po. Pag-usapan natin yung lost call dahil si Hong Kong Chief Executive Donald Tsang, tinatawagan po daw kayo. Pero di umano sabi ng inyong aide, ayaw ka daw magpa-istorbo noong panahon na yon. Sa tingin nyo ba may miscommunication doon sa mga aide ninyo kung kaya't hindi nakaabot yung call sa inyo? And pina-reroute daw ito pumunta sa DFA. And given that aspect na pinareroute siya at hindi nakaabot sa inyo, meron po bang disconnect between ang palasyo at ang DFA po? Well, number one, in normal process for any foreign government official is to talk to the foreign ministry and set the arrangements for the call. Ulitin ko lang ho, umaga-umaga pa lang ho, yung number 2 ng Chinese Embassy, kasama na po ng mga opisyal ng gobyerno natin. So sila po ang gobyerno na may tangan rin po sa Hong Kong. Yung pagtawag po ni Chief Executive Donald Tsang, hindi ho expected, hindi ho sigurado yung aking aide ko, legitimate call to, nanigurado lang po na idaan natin sa protocol para sigurado. Ulitin ko lang, no? Kung may obligasyon ho tayong dapat kausapin, natural po yung gobyerno nila. At mula nung umpisa, kasama na nga po yung number 2 ng Chinese Embassy. Bakit number 2? Baka may magtatanong na rin. Yung ambassador po naka-home leave at the time. So he was the highest ranking official. And that is the normal protocol, no, that we deal with the embassy here when it concerns the nationals. Pero itong protocol na ito led to na-frustrate si Chief Executive Donald Tsang na hindi daw kayo maabot. So, sa tingin niyo ba kailangan baguhin itong mga polisiya nito, itong mga protocol na tinatawag? Hindi naman siguro pwede, Paolo, na sasagutin natin lahat ng tatawag na nagsasabing sila ay ganitong tao. Siguro pero yung aid po ninyo, I mean, I'm sure you could check kung totoo nga po. Natin siya at
tinatanong nga, bakit hindi ako na-inform afterwards rin. Pero palagay ko, ilike natin. No? Kung meron po tayong governor sa Pilipinas na biglang magde-demand na kausapin si President Obama o pwede na rin si Hu Jintao, hindi naman po siguro papayagan ng either the US government or the Chinese government na ganun-ganun lang po yun. No? Yung, at marami na nga po tayong na-handle that day. Sama na rin po na yung aking aide, first time niya siguro nasama sa crisis. Baka dapat ang kakulangan doon, eh, finalo up sa DFA kung ano nga nangyari dito sa post-call nito. Minabuti naman natin kinabukasan as soon as probably 10-15 minutes after I had been made aware that such a call had transpired, we made efforts and we managed to talk to the chief executive of the Hong Kong SAR. The next day po? The next day. Yung, don't forget that I finished interviewing Magtibay, Santiago, everybody else close to midnight. No, kasi tinapos na nga muna, di ba? Kailangan ba masagot yung tanong ko o asikasuhin yung mga nasugatan? Tanong ko muna bago yung security ng mga hostages na na-rescue na nga. Maraming dapat gawin bago ko malaman kung ano talaga ang nag-transpire doon, bago ko masabi sa taong bayan. So accepting the call wouldn't have changed anything sa tingin po ninyo? Come again, sorry, Bang. Accepting the call po wouldn't have changed anything? I don't know. What can you imagine he's saying that we didn't do? Don't forget that when he was calling about 4 o'clock, there was no change in the disposition of Captain Mendoza. No? Yung, what would he have asked us? Assistance from the Hong Kong government? Military assistance or police assistance? Sige, when will it come, Paolo? Maski na they're ready to move 3 hours, 4 hours later. Don't forget, again, the analysis was there is a person who has released more than a third of the hostages that he has taken without actually getting substantial concessions. Mm-hmm. That is not the norm for hostage situations. That lends to the belief, no, that this can be settled peacefully. Okay po. Mr. President, meron pong side issue na lumabas dyan eh, yung pong pagkakatalagaan ninyo kay Secretary Robredo. Mm-hmm. Nabanggit na po ninyo kung ilang beses na he's on an acting capacity sapagkat napansin ninyo noon nagkaroon na kayo ng kaalaman na iba yung sabi niyo working style you said that nagkakaiba yung core principles. Gusto niyo makita muna. No, mali naman siguro yung core principles. As far as core principles are concerned, pareho. Pero I'll be very specific. No? Nung kampanya, he was the ground campaign coordinator and manager. Okay. There were instances na sobrang haba ng mga schedule na binibigay sa amin. Mm-hmm. 20 sorties in a... The worst, no, was 20 sorties in one day. Mm-hmm. No, so, marami kaming discussions. May sa kanya maximize yung exposure because that was his responsibility. Yes. Sa akin naman, make sure that I am able to meet all of the obligations, not just yours. Mm-hmm. And di ba, 4 hours na lang natira. Sama mo na dun yung konting pagkain, siguro konting pagtulog. At parati kung meron tayong mga press conferences scheduled twice or thrice a day. Mm-hmm. So, gano'ng katagal tayo tatagal kung hindi mm-hmm. naman tayo nabibigyan ng konting pahinga. No? Mm-hmm. So, problema ko dun, talaga kung minsan nagde-decide siya doon sa kailangan ng kanyang sektor ng kampanya. Mm-hmm. Contrary doon sa gusto ko. So, pinag-usapan namin to bago ko siya hinirang. Sabi ko, magkaalamanan na muna tayo, hindi tayo pwedeng dalawang nagde-desisyon. Mm-hmm. So, that is the main reason bakit acting. And in fairness to Secretary Robredo, he has demonstrated that there is a clear-cut and correct relationship between the two of us. Mm-hmm. So, will we change the appointment? That will be yung subject to further discussions between the two of us. Now, why did I ask him? Bakit tatanong mo na rin? I'll answer it na rin. Bakit tinasa sa kanya everything except yung police? Mm-hmm. Yung one of the major promises we made was to tackle the problem of informal settlers. Okay. Yung UDHA law was supposed to have settled it in 1994. And the very first thing that had to be done was inventory of all informal settlers as well as your socialized lands mm-hmm. that can be used to address their housing concerns. That has never been done. Mm-mm. So the problem from 1994 to 2010 has obviously really greatly exacerbated. And we want to address that situation at the earliest possible time. Yung fight against dengue, LGU has a major concern. And there are so many things under the ambit of the DILG, especially as far as local governments are concerned, that to address it at the soon as possible time, kailangan talaga mag-fix ang attention and concentration doon. I have somewhat more experience in handling matters with the police, so I took it upon myself to continue that function until such time that we have addressed the other issues that have to be addressed concerning the promises we made during the campaigns.
May I go to my question, sir? Yes. The question is that begs to be asked is, kung nagkaroon na pala kayo ng problema nung una, then why did you appoint him to begin with? I'm not demeaning the qualifications of Secretary Robrero or questioning your prerogative to put him in that position. But the question is, nagkaroon na ho pala ng hindi pagkakaunawaan. Bakit pa siya itinalaga? Yung hindi naman pagkakaunawaan ho, hindi ko naman masasabing may divergence sa core principles. Pareho yung pinaglalaban ho namin, number one. Number two, kayo na nga nagsabi, yung kakayahan ni Secretary Robredo. Yung informal settler problem, for instance, in Naga, has parang practically been solved under his watch. Yung governance data, yung NGO, civil society is participating, is also at a highly advanced stage in Naga. So ang dami yung qualifications ni Secretary Robredo, especially as far as local governance is concerned, that his talents are really yung worthwhile to acquire and to be of service to the state as a whole. Ngayon, yung balik ko, bakit acting? Kung ginawa akong permanent, tapos di pala kami talaga makakasundo sa particular, di ba, nuances of style, then kawawa naman siya dadaan sa, di ba, yung confirmation process sa dulo, papalitan lang pala sila. So, this is just a feeling out period nung matanggal yung agam-agam. Hindi pa po tapos yung period, sir. Meron pa kami mga ilang discussions sa kailangan gawin. Salamat po. Then. Thank you, ma'am. Ganun, Pangulo, nung hostage crisis night po, ang inyong point man ho ba doon si Yusek po, no, for DILG? No, he was point man. Actually, we left it to the ground commander, magtibay. Uh-huh. Yung early on, liti ko lang, no, I subscribe to the, well, the manual calls for it, number one. Handle it at the lowest level possible. Number two, yung magtibay backed up by Santiago was the ground commander. And I really had intense and immense, shall we say, belief in the capabilities of General Santiago, who was immediately former commander of SAF, no, who would know their capabilities, and who has, by his records, demonstrated so many competencies that if Magtibay would have any shortcomings, he as the superior would be able to correct and check. So si Yusek Puno was from the afternoon, he brought the liaison officer who was supposed to keep me apprised of all of the developments, was with me, and I was calling through him, I was calling up various other personalities that I had to talk to throughout the day, and also I had another observer present, no, to hopefully tell me in case there are lapses that I have missed and that are happening. Sa inyo na po nang galing kanina, Ginoong Pangulo, na you were watching television, kayo ay napikun na. Kaya kayo pumunta na ng Emerald at hinanap po ang mga taong ito. But during your first press conference, nung midnight po ng August 23, ito po yung napanood ko, dito po ang inyo pong binanggit is, the idea was to let the ground commanders who are the experts in this field, sabi po ninyo, to handle this situation. So, nangyari po yung pagkapikun po ninyo, napanood din nyo, obviously, may dahilan kung ba't kayo napikon. Tapos, si Puno ho naman, sa IIRC hearing, inaamin niya na wala akong kakayahan sa isang hostage negotiation. So, can you clarify, Mr. President, kanino ho talaga responsibilidad yung pong pagkakapikon ninyo? At pangalawa, pagdiretso po sa pangalawa kong katanungan, yung pong binanggit nyo, na I take full responsibility 11 days after the incident. Ito ho ba'y nangangahulugan na sinasalag nyo ang puna kay Magtibay, kay Santiago, maging kay Puno o Robredo? Yung hindi naman natin mapapagkaila, no, na nung tinanong ko sino ground commander sa Rebeyan sa akin si Magtibay, napag-isipa kong konti. Pero nung sinabi na nandun yung NCRPO director natin na galing sa SAF, medyo nagkaroon po tayo ng kumpiyansa. Parte ho ng capabilities ng SAF talaga yung pagre-resolve niyan. So alam po ni General Santiago. Now, yung pag sinasabing experts, silang acknowledged experts as far as this field is concerned. The manual says that they are supposed to be conversant with all of the protocols listed in the manual already. No? Yung mga recommendations by their higher-ups as to positioning, I looked at and I agreed to, no, at the end of the day. And therefore, kasama na rin ako doon sa bakit sila ang nandyan nung panahon na hindi ginawa yung dapat gawin. Okay, now, si Yusek Puno, to a large degree, how should I put it?
I know for yung I had some training with regards to yung hostage situations, no, yung setting up crisis committees during that time that my mom was running for president. No, yung, and I will not go into the details of it na lang. I'm sure